Hello traders! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. In this video, pag-uusapan natin ang ating first stock request session for this year 2022. Very timely itong discussion natin dahil kung makikita ninyo, matumal lang ating market masyado. And kahit basura place ay wala tayong makita. And hopefully, makatulong itong discussion natin. Kung makikita ninyo, ito yung mga requested stocks ninyo dito sa ating FB page at FB group at may mga ilan na nagpa-private message na rin sa atin. So lahat ng mga yan, pag-uusapan natin yan dito sa video na ito at iisa-isahin natin to mamaya. Before we start, gusto ko lang i-share sa inyo for transparency purposes lang, lalo na sa mga nakabasa doon sa ating post na lahat ng proceeds from our book batch 2 na pinost ko dito sa ating FB page, no? So, ayan, ito, na itutulong natin sa mga Typhoon Odette victims. At ito yung mga natulungan natin na kahit sa maliit na halaga, napagpasaya tayo ng tao at nakatulong nga. So, wala akong hinihinging kapalit dito. It is just lang na naisip ko na medyo binibiyayaan tayo and it is part or it is time to give back naman dahil wala naman akong may pagmamalaki kung hindi dahil lahat yun sa binigay ng Diyos, yung blessings niya. And hopefully we pray na ma-restore na 100% fully yung electricity nila doon. Kasi nga may mga nadidinig pa rin ako na hanggang sa mga ibang kakilala ko na hindi pa lahat doon ay may ilaw at yung iba nag-aayos pa ng kanilang mga bahay. So ito yung last update, ito yung message namin no, nung taong tinulungan natin. It is from the Kabankalan area no, yung tinulungan nating tao and yun. So I hope na nakatulong to kasi talagang pinilit ko na before mag Christmas season talagang makatulong tayo no, kasi ayun lang naisip ko kasi during those time nagbabakasyon ako tapos medyo maganda yung blessings na natanggap natin, so I'm giving back naman to the community kasi medyo ko nakikita nyo, talagang tinamaan talaga yung bansa natin, no? And even with now, di ba, hindi maganda yung bungad ng 2022 natin, may Omicron virus. So now, let's talk about our index. So let's get started na. Ayan, kung titingnan ninyo, yung index natin is barely, no, holding the support level dito sa may around 7,031 area of support. So technically speaking, on the chart, breakdown na siya kasi nga ito yung support no? Ayan no, makikita nyo support talaga siya. However, we will try to observe it on next week or on Monday kung talagang magkakaroon ng bounce back or kaya tawag na return move kung babalik ba siya above this level or talagang i-challenge yung 7,000 na psychological support tapos hindi na mag-hold. Once it doesn't hold yung 7,000 support level, it may challenge itong MA200 dito sa may around 6,900 level, all the way back down here dito sa may 6,600 level. So, depende yan sa naging progressive movement ng COVID cases, yung Omicron variant. Tapos may mga nadidinig tayo na from alert level 3, gagawing alert level 4, yung quarantine measures. Or hindi, although hindi pa yun yung pinaka-strict kasi may alert level 5 pa yun yung katumbas ng ECQ way back before. So, ang alert level 4 is, alam ko, MECQ something, ganon yun eh, di ba? Yun yung katumbas niya. So, hindi natin alam kung ano yung pinaplano ng government. So, of course, what they have decided, kung sa tingin ng market magkakaroon ng negative impact for the businesses, of course, the market will react according din naman. So, ito yung talagang dapat nating bantayan kasi there is a large possibility na talagang hindi mag-hold itong 7,000 level at i-challenge ng ating index itong MA200 tapos itong 6,600 level. So I would advise for you, no, ano yung ma-advise ko sa inyo is stay on cash, stay on the sidelines lang muna, not unless you are a professional trader, kaya mo mag-trade ng mga bounce. And even with bounce, di ba, kung titingnan nyo yung win-loss rates natin, no, ang pinakamataas dito 10%, 7%, illiquid pa, no, ayan, no, makikita nyo illiquid, MVC, ganun din, illiquid, 4%, all the, ayan, 3%, di ba, hindi ka makakapag-survive niyan, lalo na kung full-time trader ka, katulad ko. So, talagang, you need to find other source of income, like, halimbawa, kung makapag-income ka sa crypto market, then that's good, no? So, ganun din, top losers, no? Mas marami pang top losers, although,
Most of them are illiquid, pero makikita nyo talagang negative 9, negative 12, negative 15, 16, negative 8, no? So, the market is not acting right now, no? Hindi siya maayos, no, for you to make money. So, going back sa index natin, ito yung key level na kailangan mong bantayan. MA200, tapos itong 6600 level. So, pinaka worst case scenario na sinabi ko nga, kung maalala ninyo, discuss natin, is itong 6400 level. Kasi, if you will try to measure, no, from the high, no, yung pinakataas niya, pinakatuktok niya, somewhere dito sa may 7500, no, estimated natin, negative 15% niya is around ganyan, no, ayan, 6400 level. So, ito yung pinaka-worst case scenario. And hopefully, mag-hold itong area na 6600, tapos itong MA200. Pero again, let us see what will be the actions of the government, lalong-lalo na nasa 20,000 plus na mahigit yung COVID cases natin. So now let's move on with the individual stocks, no, ng mga nag-request sa atin. So first thing, ito si Boss Albert, MREIT tsaka RCR. So let's start our discussion with REITs muna. Etong si MREIT kasi good to, lalo na kung you are a conservative investor, no? Kumbaga, hold mo lang siya na matagal. However, kailangan maganda din yung entry mo, kasi mamaya pag entry mo pangit yung entry mo, bumagsak, dapat marunong ka din mag-cut loss, kasi mamaya napunta ka sa DDMPR, 'di ba? So, it never bounce back from that level, from their IPO level. So, masunog ka pa rin. So, it doesn't mean na pag REIT property 'yan, hindi babagsak yung price, no? It doesn't mean like that. You are still trading the market. You are still trading paper assets pa rin. So, with MREIT, dapat, I hope nakabili ka on the breakout dito sa may somewhere 18.4 pesos per share, no? Dito sa area na to. So, hold mo lang kung kunwari nakabili ka somewhere here. Tapos, now, right now, you are enjoying around 6% gain. So, hold mo lang yan. Tapos, po pwede mag-add up ka, no? Kung kunwari nakakita ka ng base consolidation somewhere here, buy ka near the support or buy ka on the breakout, no? Pwede din ganun. Tapos hold mo on the to maximize the further uptrend na tiyatawag. So now RCR, maganda din yung performance din nito. So ganun din si RCR, hindi ko alam kung saan ka nakabili. Kung somewhere here ka nakabili, di ba? Nagkaroon ng rally, nagkaroon ng correction, bumili ka at the breakout point here, di ba? So, pwede din. Tapos, add up ka na lang kung kunwari nakakita ka ng kunwari base consolidation, kunwari somewhere here, pwede ka bumili at the support dito sa may 740 pesos per share or dito sa may 7.55 or dito sa pinakataas, no, 7.8. Pwede rin. Tapos, you gradually build up your portfolio. So, ganun ka kung if you are trying to buy it on tranches. Pero sa structure pa lang ni RCR right now, medyo baka magkaroon ng dip, no? O pwedeng bumagsak yan, i-challenge or i-retest yung 7.8 pesos per share. Based on the structure, ha, yung sinasabi ko, there's a large possibility na ganun yung gawin, no? So, if we'll try to draw here, no? So, try natin mag-draw, ha, para at least nakita ninyo or na-project ninyo yung meaning ko. So, di ba, nagkaroon ng breakout here, and parang tapish na yung movement niya at around 8.2 pesos per share, pwedeng bumagsak yan. I-challenge siya dito. Pag hindi nag-hold yan, pwedeng magkaroon ng breakdown. Pero kung mag-hold, pwede mong sideways dito. Pwedeng ganyan. Okay? So, yan yung kung mag-hold to. Kung hindi mag-hold yung 7.8 pesos per share, pwede magkaroon ng breakdown. I-challenge itong MA9, MA20, all the way MA50. Pero with RCR or with REITs nga, ang ika nga, hindi naman ganun ka drastic yung movement. Hindi siya ganun ka volatile, no? So, yun yung ano natin kay RCR. Now, let's move on with next requestor, no? DMC at SGP with Boss Marvic, no? So, sige, DMC. DMC, I do not see a good opportunity or entry point as of this point in time. So, I would suggest stay on the sidelines lang muna. With SGP, eto, kahit last year, I did not recommend SGP kasi nga, even for chupit lang, no? Kasi ang nakikita ko lang kay SGP dati is chupit play lang. Even with keeper. So, si keeper, nabenta na namin yon on the second day yata or third day. Hindi namin siya
inantay, no, na maging below 1.5 pesos per share. And right now, alam ko, malapit na sa piso, no, trading near piso na si Keeper. Hindi ko lang alam kung specifically kung magkano, pero yun yung pagkakatanda ko. Even SGP, I did not recommend it, no. So, kung nakabili ka, I think the FOO price was around 12 pesos. Dapat sell on rally ka, no. Hopefully, nakapagbenta ka around 16 pesos per share. Nung nakikita mong hindi na nag-hold, di ba, kunwari, buwabagsak na, hindi nag-hold. Tapos, ito yung key support level, itong 15 pesos. Tapos, second key support level is around 14.5. Tapos, the strongest support is around 13.5. Tapos, siguro, ito na yung pinaka-last, no? Kunwari, hindi mag-hold itong 12.5 pesos or 12.6 pesos per share. I think you need to decide already if you will take a break even. Kasi kung 12 pesos mo siya nabili, kahit pa paano, meron kang maliit na profit kaysa talo, no? So, you still have around 5% profit. So, kapag na breakdown na to or na-invalidated na itong 12.6 pesos per share, dapat you have to decide whether you want to take profit or at the break even. So, ikaw na bahala mag-decide nun. Pero ako, I would rather take the break even or yung small profit at 5% kaysa talo, no? So, yun yung ma-advise ko with SGP, no? So, ito si Boss Jeff, SCC naman. Happy New Year from Millennial Trader. We really wish that you will do great in your trading career. Stay healthy, more Greenport, and less EPIT stocks for this year 2022. Alam naman natin na hindi naging maganda ang bungad ng ating taong ito, year 2022, because of the sudden increase of Omicron cases. And I have seen many businesses failed, some of them recovered, but majority did not able to bounce back. At marami din sa kanila ang sinubukang pasukin ang larangan ng trading. Alam kong hindi may madali itong piniling journey ninyo, because I know that you will experience some down quarters, net losses, at kung malala, minsan masusunog at may iipit pa yung hawak ninyong stock. That is why many of you are coming to me and asking kung meron ba akong mentorship program, kung pupwede ko ba silang maturuan or mag-guide man lang. And the very least that I could do is to teach you for free sa ating YouTube platform and Facebook platform. Today, I am officially announcing that our registration for intensive training and mentorship program is now open. What will you be learning from us kung itatanong ninyo sa akin? First, you will learn the proper principles on how you can effectively trade in the market. You will be learning on how you can be one of the consistently profitable trader. And also, I will be personally guiding you on how you can spot a bagger stocks. Alam na mga alumni natin yan. And you can ask them how we are able to ride those bagger stocks way back last year 2020 at the height of the pandemic. We are able to maximize the profits from ASEN, MM, DITO, Cebu Pacifics and alike. And last year lang, year 2021, we're able to ride GMA7, ABA, APVI, Oldie, no? Yung mga yan, all of them produced of not less than 50% in gain. So lahat yon 50% above na sakyan namin, na spot namin before nagkaroon ng massive rally. We are confident to the extent that we can offer a money-back guarantee if, after the mentorship program, your trading performance doesn't improve after you have followed the details of what we have taught you, or if we fail to spot at least a stock that produces a 50% or above gain. Grab this opportunity because once a year ko lang itong ginagawa, itong mentorship program na ito. For those who are interested, you can go into the description box below, click the link, and register. Make sure that you pass the screening exam to qualify. Good luck and God bless. See you at the top. With SEC, I do not see a good opportunity for you to trade SEC. Parang DMC lang yung style, no? So, kung papansin niyo, parang DMC na DMC, no? Ayan, no? Almost the same. Nagkaroon ng long consolidation. Pero with SEC kasi, I do not see a good entry point for you to trade. So, again, huwag mong pipilitin kung
hindi maganda yung trade setup for you, wala kang good entry point, huwag mong pipilitin kasi dalawa lang yan. Kung pwede mag-antay ka ng matagal, wala nangyayari, sideways lang, or mapapakatlos ka, talo ka pa, no? So, yun lang yung advice ko with SCC. And with ASEX, diba? Sinare ko din sa iyo dun sa comment section kung ano yung balita with ASEX. And I think nasuspend sila, no? Kasi tinatanong mo kung bakit nasuspend. So, they was suspended kasi merong ongoing transaction, di ba, na between ASEX and ASEN. So, medyo mahaba yung paliwanag nun, and I think na-discuss ko to sa group ko. So, paki-review na lang, no? Yun yung ano ko with ASEX. So, I think kung maraming magre-request neto, we can do a separate session. Pero, yun lang muna sa ngayon. Even if we try to look at the chart, no? Wala pa ako nakikitang good entry point bukod dito kasi medyo extended na to, and we need to wait for the proper base consolidation. And you have to remember, meron silang plano ng SRO. Ayan o, may note ako dito. So, wala pang ano, we do not have the details yet kung magkano, kung ilan yung entitlement ratio, etc. etc. Dates, wala pa, no? So, as of this point in time. So, now let's move on to another requestor, no? So, ayan si Madam Bliss Rizal, po pwede po ba give highlight si Ritz? So, I have already created a video for si Ritz. So, share ko din sa yung link nun sa comment section natin. So, you can review, no, Madam? And for Boss Ed, SCC, CNPF, so let's discuss, tapos na yung SCC natin, di ba? So, let's discuss CNPF naman. So, with CNPF kasi, right now, with this kind of market movement, okay ang trend structure ni CNPF, to be honest. But with the market structure, di ba, kung pwedeng ma-whipso ka, mamaya buy on breakout ka, tapos breakout ka na naman, cut loss ka na naman, tapos buy on breakout ka na naman, buy on support, breakout ka na naman, cut loss ka na naman, dyan mauubos yung capital mo. So, with that kind of market sentiment, no, so, kung nakikita nyo, magulo yung market, erratic yung market, you have to very picky, no? Dapat mapili ka. Sa pagkain nga, mapili ka. Gusto mo leg part, eh. Diba? So, mga manok, leg part lang, ayoko ng iba. O, wing part lang, ayoko ng iba. So, ganun din on the market. We have those kind of setup. We have those kind of trading parameters or methodology. And with that bear market, no, hard, it is harder for us to trade. Dapat, we have to be very picky with our setup. Mapili tayo dapat. No, hindi po pwede yung, pwede na yan, breakout naman, buy na, o, sige, ano, over-allocate, all in, ganun. O, tapos, okay lang, cut loss lang naman pagka bumagsak, eh. No, we do not do it that way. Kasi if you do it that way, baka 2022 pa lang, down na yung first quarter pa lang, down ka na, negative 10, negative 20% dahil lang sa cut loss. It is better for you to stay on cash. Kung talagang walang trades, edi wala, di ba? For 1 month, 2 months, naranasan ko yan, walang trade. As in zero, kasi wala, eh. Diba? So, yung mga nangangati na talaga yung kamay, I think best way for you to spend your time wisely is to study the market. Or, kung gusto mo, mag-relax ka, magpahinga ka, no? Okay lang naman. The market doesn't force you to trade naman, eh. So, with CNPF, ito yung nakikita ko, ha. Merong chance na magkaroon ng double top here. Ito yung unang top, no? Tapos, ito, pwedeng second or third top, no? Or triple top formation na bearish. So, kung makikita nyo, it got rejected around 29.2 pesos per share, and it may try to challenge dito sa may 26 pesos per share all the way down dito sa may 24.85. So, you have to observe, no, kung saan siya makakakuha ng strong support. It would be around 26 pesos per share or dito sa may around 24.9 pesos per share. But right now, I would suggest na stay on the sidelines. But if you do want to, sabi natin, buy on tranches, pwede kang mag-test buy around 25 pesos or 24.9. Pwede dito or somewhere here. Pero once na na-invalidate na kasi ito, hindi na siya perfect na parang sabi natin trail follow, di ba? Kasi magiging zigzag na yung galaw ng mga, sabi natin, mga moving averages, mga MAs, no? So, I think you need to give it more time. 1 week, 2 weeks to observe kung ano yung gagawin ni CNPF. Do not be on the rush, no?
huwag ka nagmamadali kasi mamaya pag nagmadali ka, false breakout naman to, tapos cut loss ka lang, ang ending talo ka, no? So yun yung advice ko sa iyo, Boss Ed, no? With ASEN naman, ASEN, I do not recommend this anymore kasi nga clearly nasa distribution phase na and going to downtrend. So the very critical area ng pagkaka-breakdown niya is itong 1014, which is the all-time high around January 2021, no? Yung first month ng last year, di ba? Kung makikita mo, nagkaroon ng massive rally, tapos exhaustion point na niya, tapos bumagsak. Tapos ito yung SRO niya, nag-FOO siya, tapos it tried to challenge again last September, nirecommend ko siya, pero it doesn't last long. Hindi nag-last yung trend niya, tapos bumagsak, nagkaroon ng distribution. Tapos, clearly, right now, it is forming a downtrend na. Kasi, bakit downtrend? Kasi lower high, tapos lower lows. Now, you have to observe itong MA200 or itong 9.14 pesos per share, which has to be happen the strongest resistance din. Somewhere here, and here, and here, no? So, tatlong attempt yan. So, strongest resistance, and baka respetuhin. So, po pwede magkaroon ng minor bounce dito. Sabi natin makabili ka at around 9.14. Magkaroon ng return move, minor bounce for a, sabi natin positive 10, 11% gain kung i-challenge siya itong 10.14. Now, you have to wait, no? Timbangin mo, worth it ba yung time mo, yung resources mo, yung energy mo to trade a 10% gain bounce compared dun sa risk? I think kung aggressive trader ka, pwede. Pero kung hindi ka pa ganun ka galing, no, or ka professional, I think leave that trade to the professional traders na lang muna. But there is a large tendency na magkaroon to ng bounce at this area. Quick bounce nga lang, pwedeng 1 day, 2 day bounce, ganun. So if this 9.14 did not hold, no, it will further challenge itong support day around 8 pesos, which is the strongest around here. Kung makikita nyo, nagkaroon ng resistance dito, nagkaroon ng resistance dito, nagkakaroon ng support, tapos dito din, nag-support, nagkaroon ng minor breakdown, pero nakabawi naman eventually. So, this would be the next, no, na support na i-challenge. Tapos, kung pwedeng bumalik yan sa range ng around 6.8 up to like 8 pesos per share. Dito pwede mag-range kapag hindi nag-hold itong 9.14, tapos itong around 8 pesos. Kung dito mag-hold, po pwedeng bumalik ulit yan dito sa range ng 6.8, no? Up to 8 pesos per share. Pwede dito mag-range trade. So, to give you some idea or insight, ganito yung mangyari. Breakdown dito, it will try to challenge 8 pesos. Pwedeng dito mag-consolidate or kung talagang tinuluyan, no? Tinuluyan, po pwedeng hanggang 6.8, tapos mag 8 pesos, ayan, pwede mag ganyan. Ayan, ganyan yung gagawin niya, okay? Ayan. So, ayan, kunwari ganyan. So, kung makikita nyo, pwedeng may range trade dito, pwedeng ituloy niya dito, no? Tapos, pwedeng dito muna yung una, pero kung malakas yung downtrend, di ba? I-challenge niya itong 8 pesos, hindi mag-hold, o pwede magkaroon ng breakdown, gumawa ng another range trade, no? So, which is dito yan. Kung makikita nyo, ito yan. Itong buong to. Ayan, no? Ito. Yan. Okay? So, I hope na na-gets nyo, no? Na-visualize nyo yung maigi yung gusto kong sabihin, no? Kasi mamaya ma-misinterpret ako. Kung pwede magkaroon ng return move dito, kagaya na sabi ko, bounce trade. Pero again, if you're not professional, leave that trade to the professionals alone na lang muna. Huwag ka lang mag-risk, no? So, yun yung advice ko sa iyo, no, Boss Johnski. Then, now, we talk about the next requester, si Boss Edmond, no, and the last requester, sa tingin ko. Itong si Boss Joseph, no, HTI, I already created this video last week, no, so, pakipanood na lang. That was my first video, no, IPO for the year 2022. So, let's proceed with Boss Edmond, RRHI, and Cebu Pacific, no. So, with RRHI kasi, we don't know what is the reason behind kung bakit nagkaroon ng 4 consecutive or even 5 consecutive red candle. So, if we will try to look at the edge, no, tingnan natin, baka may news, no, hindi natin alam. And hindi ko din sinusubaybayan yung kwento ni RRHI. So, let's see, ah. So, I think wala namang news, no, pero if there is a reason behind that kind of movement,
I think hindi na natin trabaho yun para alamin, no? We respect the chart itself. So, for bounce play trader, ingat lang kung gusto nyong mag-bounce play, no? So, po pwedeng abangan nyo somewhere here, dito sa may 49 pesos per share. Pwede dito nyo abangan at 49 pesos or somewhere here, di ba? Ayan, no? Merong support somewhere here. So, ayan, pwede din ninyo abangan at around 51.4, no? Pesos per share sa mga bounce play traders. Pero I think you have to very careful nga or picky. Kailangan mapili ka ngayon sa trade mo. Kasi nga, kung pwedeng hindi maging successful yung trade idea mo o yung trade setup mo. So, yun yung ano natin kay RRHI, no? So, clearly, RRHI is now on the downtrend. Hindi natin alam bakit siya bumabagsak ng ganito. Pero I would not advise for anyone here na sabi nating buy on the dip, no? I do not want to advise that one. So again, I want to tell you na stay on the sidelines lang muna. If you can trade, no? Bounce trade, pwede ka mag-trade. Pwede kung kaya mong isakyan or kaya mong i-execute ng tama yung trade idea na yun. That would be better. If not, then again, stay on the sidelines lang muna, okay? So, I hope na-explain po clearly, no, yung gusto kong iparating, no? Definitely, there would be a bounce trade for here. Pero, for investors, I do not advise for you to accumulate shares with RRHI. So, for your last stock, Cebu Pacific, no? For Cebu Pacific kasi, kung makikita mo, the strongest support is somewhere here at around 36.64 pesos per share. Kung pwede magkaroon ng double top formation, kung makikita mo, may parang double top somewhere here, no? Pero yung double top niya, hindi ganun kalinaw, no? Kasi pwedeng from here to here, hindi na niya inabot yung dito, eh, no? So, hindi natin masabi, pwedeng here to here, tapos pwedeng obserbahan mo itong 38.8 pesos per share. Pwede magkaroon ng double top, no? So, tingnan natin, ha? If you try to buy around here, 38.9, no? Sabi natin ganyan, 38.9 or 39, tapos for around 30% gain, 29% gain. So, titimbangin mo, is that good for you? Mag-aantay ka ng 2 months, kasi 2 months yung naging run niya dito, eh. Pwedeng 2 months din to. 2 months din dito, di ba? Yung pagbagsak niya from November to January, no? So, tingnan mo kung mag-stabilize siya dito, no? Pero, I think, mas better, no? Mas better kung sasaluin mo siya is around 36.64, no? This is for a bounce play trader, ha? So, again, this is not for newbie. Kailangan ng experience to. So, kung pwede dito mo isaluin yan, tapos, pwede ibenta mo on the nearest resistance at 41.15 or 45.53. For a potential upside of 12 to 25%. Ito, bonus na lang to pag umabot dito sa may 36%. That is already a bonus. Pero I'm looking or I'm aiming for the 12% gain. Pwede na to, itong range trade na ito. So, tingnan natin kung ano yung magiging movement niya. Eh, di ba, again, Cebu Pacific is a index stock. Pangalawa, business niya, business model is airline. So, heavily impacted yan kapag may mga alert level lockdown, alert level 4, 5, ganyan. So, there are the ones that will be heavily impacted. So, more likely baka i-challenge itong 36.64 tapos hindi ito mag-hold. Pwedeng i-challenge siya further yung 32.2 which is happened to be the lowest point dito sa may around May 2020. Which is the heights of the pandemic, di ba? So, yun lang yung ano ko with Cebu Pacific. Pero pwede mo siyang i-watchlist, no? For bounce play at around 36.64. So, ayun lang. I hope this was the last talk, no? And I hope marami kayo natutunan in our short discussion. And I really do hope that you will do well in your trading, Greenport, and of course, good health, no? Kasi nga nakakahawa at mabilis makahawa at marami nagkakasakit. So I hope sana
okay lang kayo, no? And your health is doing good and walang sakit na mangyari sa inyo and sa family nyo. Again, so kung nakatuloy itong video na ito, don't forget to hit the subscribe button as we aim to reach 10,000 subscribers by this end of year 2022. And paki-hit na rin yung notification bell button para lagi kayong updated pag may mga bagong video tayong katulad ng ganito, nagtuturo tayo sa public. So, ayun lang. Good night and God bless.